Naghanap ako ng mga breaking news sa Science Daily Journal tungkol sa yung mga capability ng mga hayop tulad ng aso. Ito pa lang ano, ito pa lang mga aso, mataas yung range ng frequency na naririnig nila. So umaabot ng 64 Hz hanggang 44 kHz. So masyadong malawak, masyadong mataas yung naaabot ng pandinig nila, ng tenga nila. Ang sa tao, nasa 31 hanggang 19 kHz lang. So ibig sabihin talagang mas malawak yung naririnig nila. Kung uusap tayo, bulungan, mga 10 decibels lang. Ito yung unit ng sound. 10 decibels lang yung nagbubulungan. Pag halimbawa, regular na conversation, nasa 60 decibel. So pag halimbawa, umabot na ng 70 decibel, sa mga factory, naglalagay na tayo ng earpads para hindi masira yung tenga natin. So pag halimbawa, nagpuputukan pag New Year, ginagawa ko, tinatago ko yung aking alagang aso. Nilalagyan ko na styrofoam kasi nasa 150 decibels yung isang putok ng labintador. O kaya yung mga whistle bomb, umaabot ng 150. Masakit na masakit sa tenga ng ng hayop yan, kaya dapat itatago natin yung mga alaga natin para hindi sila ma-traumatize pag New Year. So makikita mo takbuhan sila ng takbuhan kung saan-saan para maiwasan yung ganitong lakas ng putukan. So ang human ear at 20 feet naririnig pa natin, pero medyo malabo na. Pero yung tenga ng aso, kahit nasa 80 feet away, biro mo yung naririnig lang natin 20 feet away. Pero yung aso, umaabot ng 80 feet away. So sobrang layo, naririnig nila. So kahit mas mahina pa sa bulungan. So napukunan nyo, pag halimbawa darating kayo, malayo pa kayo sa bahay, kumakawag na yung buntot ng mga aso, yung mga alaga natin. Kasi naririnig nila, na lalaman nila yung frequency tsaka yung pitch ng iyapak natin. Kung halimbawa may dala kang sasakyan, alam nila kung ano yung tunog ng sasakyan natin. Kahit may dalawang, halimbawa ako, Fortuner, may dumaan na ibang Fortuner, hindi tumatahol yung aso ko pag dumarating ako. Pero pag yung Fortuner ko, malayo pa lang, nakikita ko tumatakbo na palapit sa akin. So mas mas sensitive yung kanilang pandinig, panlasa at paningin compare sa tao. So kuminsan kami malapit kami sa hindi naman sobrang lapit sa release ng tren. Siguro mga 5 to 10 kilometers away. So maririnig namin yung mga aso sa paligid namin, yung umaalulong, yung tinatawag nilang howling. So hindi pa namin naririnig yung train, pero yung mga aso naririnig na nila. So minsan mayroong mga yung paniniwala na pag daw umaalulong yung aso mayroong masamang mangyayari. Pero hindi lang natin alam na napaka-sensitive ng pandinig ng aso. So pagkatapos nilang umalulong, eto na yung trend, dumara na. So nabibingi sila dun sa 150 decibels na tunog ng train papalapit sa lugar natin. So hindi pa natin naririnig na nila, nabibingi pa sila. So sinasabi ng Science Daily Journal na yung maliliit na aso daw, yun ang mas malakas ang pandinig. So ito yung mga pudel. Hindi lang yung hearing capability, kasi yung mga smaller dog daw, meron ding higher smelling sensitivity. May nabasa akong journal sa China, nagpunta ako sa Shanghai. So sinasabi dito, kasi katapat ng office namin doon, yung isang hospital. So nakikita ko doon sa window ko na ginagamit ng mga Chinese doctor yung pudel, o siguro pincher yata yon, parang Doberman na maliit, pincher nga yata yon,
yung micropincher. Inaamoy lang yung nakapilang pasyente. Tapos pag umupo yung ano, yung micropincher, eh alam na ng doktor na merong sakit itong ano inupuan niya. So, pinag-aralan ko doon sa ano, doon sa journal nila, science journal, na meron pa lang mga specific na aso na pinapaumoy muna yung ano, yung part ng diseases, halimbawa cancer cells, pinapaumoy yun sa aso. Tapos sa sobrang sensitive ng kanilang pang-amoy, nadidetect nila yan kahit nasa loob ng katawan, ng buhay na tao. So, ginagamit ito ng mga Chinese doctors para i-identify yung sakit ng mga tao na hindi pa na-identify positively itong pang-amoy ng aso. So, talagang ano, no? Talagang mapakinabang. So, yun, makikita natin talagang napakalaking tulong ang maibibigay sa atin. Hindi lang yung relationship, yung pagkakaibigan, hindi lang yung loyalty, pati yung may tutulong niya sa siyensya. So, gusto ko ipakita sa inyo yung aking aso. Ito yung ano, ito yung aking pinagkakaabalahan. Pagdating ko ng trabaho galing sa opisina, so ito yung aking ang pangalan niya Butchay. So dito kami naglalaro sa harap ng bahay. Meron akong maliit na garden dito. So nakakaalis ng stress ko, lalo na sa paggaling ako sa office, daming problema. So ito lang si Butchay ang nakaka-distress ng aking pagod at saka mga anxiety. So ito siya. May lahi itong ano, may lahi itong ano ba tawag dun sa aso na yan. Pero askal lang ito. So ito, pinapakilala ko sa inyo si Butchay, ang aking doggy na alaga. Yan.